So, mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-rider. Welcome po sa panibago na naman itong video. So, available sa aming branch ang Mio Aerox S 2021 model. Baka gusto nyong kunin. Available sa amin. Ito siya guys. Kasi sinauli na ng first owner kasi wala na siyang hindi na niya kayang bayaran kaya voluntary deposit na niya ang unit. So bago lahat tingnan natin ang kanyang specs, function at ang kanyang benefits. So sa kung bago pa ka lang sa video ko sa YouTube channel ko, please like, subscribe my YouTube channel Arjun TV Vlog. Tara, silipin na natin ang kanyang specs, function at benefits. Tara, let's go. So magsisimula tayo ngayon sa kanyang harapan. Naka single path caliper, single hydraulic disc brake, at saka naka ABS ito, anti-braking lock system. So nagbibigay ito ng safety feature sa driver. So size ng kanyang gulong sa harapan is 110x80x14, so tubeless. Ito na siya guys. So sa front suspension naman niya is telescopic fork, tapos dito nakalagay ang kanyang busina. So ito na kanyang headlight, full LED lights, tapos may D-in night na eye line dito. So turn signal lip from right is bulb type. So ito ang kanyang Mio Aerox decals, stickers, so windshield. So meron nilagay ang customer first owner dito ng mga stickers. So windshield protect, so blue core, more power, less fuel, ibig sabihin yan. So meron din siyang BBA, variable bulb actuation. So punta naman po tayo ngayon sa kanyang rear suspension is unit swing. So size ng kanyang gulong sa likuran is 140x17x14, so tubeless type. So rear brake niya is drum brake. So pagdating sa tail light is LED lights, turn signal lip from right is bulb type. Try na natin. So meron na siyang driving, mini driving light. So try na natin. So ito na ang kanyang digital panel board. So sa digital panel board, dito ang kanyang mino control. Dito makikita ang set ng kanyang orasan, ang kanyang trip or ang kanyang takbo. Sinusukat nito ang kanyang tachometer o odometer, fuel gauge, RPM indicator, V-belt indicator at oil niya. So nag-blink siya kasi ibig sabihin niya na kailangan mo na magpa-change oil kasi meron siyang nag-warning na siya, warning sign. So ito ang kanyang takbo, ang kanyang average eco. So meron din siyang 12.5 voltmeter. So ibig sabihin nito, mamonitor mo ang iyong battery. So trip, ito na ang kanyang takbo, 5,857 trip. So sa left side, high beam, low beam, turn signal left from right, at saka ang kanyang horn. Okay pa ang kanyang horn. At meron siyang mini driving light. So safety hazard, okay pa siya. So ibig sabihin ng safety hazard, kapag mag-emergency parking ka, pwede nyo siyang magagamit, especially pag maulan. So stop and start system for safety feature. So tara, ito ang kanyang front brake. So bago ka mag-start ng iyong Mio Aerox S, kailangan pigiain kahit saang brake. So try na natin. So meron siyang electric power socket, so pwede kang mag-charge gamit ang iyong cellphone kasi meron siyang 12 volts at 12 watts. So hindi pa nilinisan ko, mamaya lilinisan ko to. So Y-Connect, maka-connect ka na gamit ang iyong cellphone para mayroon kang access sa iyong Mio Aerox
Yes. So meron siyang mini driving light. So sa seat naman tayo, i-press mo lang yung seat pag mag-open ka ng seat dito. May buto dyan. So hindi pa nalinisan. So lilinisan ko mamaya to siya, guys. So meron pa siyang gisig tools dito. So fuel tank capacity naman nito is 5.5 liters. Marami-rami ka nang makakarga. So wala na siyang gasolina, oh. So engine type naman ito is liquid cooled, 4 stroke, single overhead cam at 4 valve. So cylinder arrangement niya is single cylinder. So displacement naman niya is 155cc. So bore in stroke is 58.0mm by 58.7mm. So compression ratio is 11.6 by 1. So maximum horsepower is 11.3 kilowatts at average of 8,000 RPM. So with the maximum torque of 13.9 Newton meter at average of 6,500 RPM. So sa kanyang starting system is electric starter only. Wala siyang kickstarter. Tapos lubrication system is with SAM. So sa kanyang engine oil capacity is 1 liters. So sa kanya fuel system is fuel injection, tapos may clutch type na dry centrifugal shoe. So transmission type is V-belt automatic. So frame type naman ito, guys, is backbone. So rear suspension is unit swing. So ignition system type is transistor control system. So overall length, width at height is 1980mm by 700mm by 1150mm. So meron siyang seat height na 790mm. Tapos ang kanyang wheelbase is 1350mm. So with the minimum ground clearance naman ito, guys, is 145mm. So fuel tank capacity is 5.5 liters. So ang kanyang timbang ay 124 kilos. So pang Pilipino height, kayang-kaya nito magmaniho. So available po ito sa aming branch. Punta lang kayo dito, paunahan lang. So ang branch namin is located at Motor Hub Tibungco, located at Borok 11, Tibungco, Davao City. That's all for today. Thank you for watching. Please like, subscribe my YouTube channel, Arjun TV Vlog, na nag-iwan sa inyo na ride safe, keep safe, and God bless.